Madalas sumakay ng Uber ang negosyanteng si Alan Matulak. Mas ligtas anya na sa TNVS isakay ang mga paninda niya para sa kanyang music store. Nakasakay ako ng mga ordinary taxi, wala siyang metro. Nagulat ako dun sa biniyaran ko. Sabi ko, mas mahal pa siya compare sa Uber. Pero kung aaprobahan ng LTFRB ang fare increase petition ng Uber sa per kilometer, madaragdagan ang gastos ni Alan. Mula sa 5 pesos and 70 centavos ay posibleng tumaas na aabot sa 12 pesos kada kilometro ang singil ng UberX. 110% itong mas mataas sa kasalukuyang fare rate. Ayon sa Uber Philippines, hindi nila hinihinging taasan na ang 40 pesos base fare at 2 pesos per minute na time charge. Pero kailangan doon nila mag-adjust sa per kilometer para maibsan ang epekto ng excise tax sa produktong petrolyo. Dahil daw sa train law, maaring maapektuhan ang maintenance cost ng Uber partners. Sabi ng LTFRB, there will be a notice of hearing that will be issued and kaakibat nyan, we would also be sending a notice of hearing to the office of the Solicitor General who, as a matter of procedure, will represent the commuters group. Nauna nang humirit ang Grab ng fare adjustment para ang per kilometer charge na 10 to 14 pesos ay maging 11 to 15 pesos. Gusto rin ng Grab na gawing 2 pesos and 10 centavos ang dating 2 pesos na per minute running charge. Kahit nawala yung tax sa amin, eventually mataas pa rin sa amin kasi malaki din ang gagastusin sa pamasahe. Hindi na namin kaya yun. Tsaka masyado kasing ano din, kasi siguro talaga sa gas talaga. Inanunsyo naman ng LTFRB na magkakaroon sila ng one-stop shop para sa mga TNVS application sa February 5. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Horas.